Ako, alam na alam ko kung sino ka. Thunder Emperor, Amano Genji. Ah, oo. Ako nga si Amano Genji. Pero pasensya ka na, hindi talaga kita kilala eh. Pwede mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo? Kaginuma Sarai, ang pangalan ko. Kaginuma Sarai? Nakilala na ba kita dati? Hindi ko kasi maalala eh. Matagal na akong naninirahan dito sa Mokon City. Nasaksihan ko ang lahat. At alam ko ang lahat. Nang tungkol sa iyo, Genji. Ah, ganun ba? Alam mo pala ang lahat eh. Kung ganun, baka maaari mo naman akong tulungan oh. Naliligaw na kasi ako eh. Ano bang tinuturo mo? Yung langit o yung mid-level area? Ang Babylon City. Mr. Kaginuma, meron ka bang alam tungkol kay Makobex? O kaya naman tungkol kay Masaki? Sabihin mo naman sa akin kung anong nalalaman mo. Kailangan mo pumunta doon. Kahit na sa anong paraan, depende na yun sa'yo. Sandali lang! Ganito na lang palagi ang nararamdaman ko sa tuwing pumupunta ako dito. Nakakamoy ako ng kamatayan, ng kawalan ng pag-asa at ng matinding kapangyarihan. Ang ganda naman ng paglalarawan mo sa lugar na ito. Hindi ko akalaing makata ka pala, Dr. Jackal. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Kumusta ka na, Kagami? Gusto pa naman sana kitang surprise sa pagdating mo dito. Pero mahirap ng tiyempohan. Na-surprise mo pa rin naman ako eh. Aaminin ko sa'yo, Kagami. Nagulat talaga ako dahil hindi ko naman inaasahan na makikita kita sa pagpasok ko dito sa Mokon City. Nakakatakot ka na makalaban. Kailangan pa na palaging alerto ang sino mong maglakas loob na lumaban sa'yo. Pumasok ako sa Mokon City para gawin ang trabaho ko. Pero wala namang sigurong masama kung paminsan-minsan madelay ng kaunti ang pagtapos ko sa trabaho ko. Meron ka bang i-deliver sa Thunder Emperor? Bakit? Meron ka rin magkinalaman sa ipinunta ko dito. Masasabi ko mo, at masasabi ko rin hindi. Pero isa lang masisiguro ko sa mga oras na ito. Ayoko magpaglaban sa'yo dito. Talaga? Sa tingin mo ba palalampasin ko pang pagkakataon ito? Palalampasin mo ito dahil mas malilibang ka sa ibibigay ko sa'yong laban. Nasa klinika ni Jen ang Thunder Emperor ngayon. Nandun din ang mga kaibigan niya. Kaya mabuti pa, puntahan mo na sila. Sayang at umatras ka. Magkikita pa ulit tayo, Kagami. Sigurado yan. Sa ngayon, pupuntahan ko na lang muna ang lugar kung saan ako mas malimbang. Mabuti na lang at tinanggap ko ang trabaho mo. Ito na siguro ang tamang daan. Naku po! Akaban eh! Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Dito pa tayo nagkita. Kumusta ka na, Genji? Gagaling din ang mga sugat niya. Ayos na siya kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Hindi ko lang talaga mapigilan na pag-aalala ko sa kanya. Hayaan mo na lang siya magpahinga dito hanggat hindi patuluyang gumagaling ang mga sugat niya. Sige po. Pag may nangyaring masama sa'yo, hindi ako mapapatawad ni Yamato. Marami siyang natamong sugat at nabali ang ilang buto niya. Siguradong malakas ang nakalaban niya. Si Masaki, malakas siya. Nakabalik na pala kay Rito. Si Himiko. At si Shido. Maayos na raw ang kalagayan nila. Pero sa ngayon, hindi muna ako makakalaban. Ang ibig sabihin may sumugod din sa inyo? Ganon na nga. At napakalupit talaga na nakalaban namin yun. Ganon din ba kayo, ha? Oo, at dati naming kasamang sumugod sa amin. Kasugi. Ito naman ang inaasahan ko. Nandito na tayo, kaya wala na itong atrasan pa. Sandali nga, bakit wala pa rito si Genji? Ay nako, tulad ng dati, naliligaw uli siya. Hahanapin ko na lang siya mamaya. Nandito na ako! Oh, ayan na si Genji. Himala at nakabalik ka na mag-isa. Ang totoo eh.
Nagulat ba kayo? Si Hebe na nagsabi sa akin tungkol sa lugar na to. Nakita ko si Genji at nawawala raw siya. Kaya sinamahan ko siya dito. Galing kay Makubix ang impormasyon na ito? Totoo ba yun, Dr. Jackal? Oo nga pala, si Sakura. Ayos lang ba ang lagay niya? Nung umalis ako, napakainit ng buong katawan niya na para bang inaapoy ng lagnat. Kailangan natin magmadali. Kailangan matanggal kaagad sa kanya ang marka ni Kaoru. Dahil kung hindi ay... Minahong ka, Thunder Emperor. Kilala kong kapatid ko, matatag siya. Makakatagal siya hanggang sa matapos natin to. Oo nga. Ang mabuti pa, alamin na natin ang laman ng disket. Tapos nun, tsaka tayo magpasya kung anong susunod natin gagawin. Ang sabi sa akin ni Monkey Boy, Masaki raw ang pangalan ng taong humarang at kumalaban sa amin. Pero bakit kaya niya ginawa yun? Nandito ang kasagutan sa mga tanong natin, kaya alamin na natin ang laman nito. Ginoong Chen, pwede mo ba kami tulungan? Ang lugar na yan, ang mid-level district. Yan pala ang mid-level area. Yan ang namamagitan sa lower level area at sa misteryosong upper level area ng Babylon City. Tama ka. Nakarating na ako dyan, pero hindi ako nakatagal sa lugar na yan. Pagdating ko doon, pinilit ko rin kaagad na makalis. Pero hindi yun naging madali para sa akin. Kazuki! Kazuki, anong nangyari sa'yo? Bakit nagpunta ka dito nang mag-isa? Pasensya na. Sinubukan ko umakyat dahil meron akong gustong malaman. Hindi ka dapat nagpunta ka na nag-isa. Hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit ako pinapunta ng aking ina dito sa Mugon City. Umakyat ako dahil naisip ko na baka doon ko malaman kung anong totoo. Kung ganun, dapat isinama mo ko doon. Katulad ng ipinangako ko, poprotektahan kita. Hindi na kita isinama sa pag-akyat ko. Dahil alam ko ang pangalan ko. Sobra-sobra ng ginawa mo para sa akin. Nagpapasalamat ako sa pagsama mo dito sa Mugon City. Kazuki! 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 Anong itsura ng mid-level? Nilarawan niya sa amin. Sumadaling sa mga. Para kang nasa impyerno. Mararahas sa mga tao doon. Kahit anong gawin mo para silang walang kamatayan. Paminsan-minsan, bumababa sila sa lower level. At para silang mga sika, wala silang awang nananakit ng mga tao. May problema ba, Genji? Bakit parang bigla ka namutla? Hindi naman ah. Wala akong problema. Ano yan? Ano yung umiilaw na yan? Diyan nilagay ni Makubex ang lahat ng data. Siguradong diyan nakalagay ang lahat ng mga plano niya para sa Mugon City. Gusto niya yung ipakita sa atin? Pero, bakit naman kaya? Ginoong Jen, baka naman meron kang nalalaman tungkol dito. Sabihin mo na sa amin kung ano ang alam mo. Ang sabi mo, isa ka sa mga nagdisenyo nitong Mugon City. Kung ganun, edi marami kang nalalaman tungkol sa misteryosong lugar na ito. Bakit ka nagtayo ng klinika dito? Sigurado akong meron kang dahilan sa lahat ng ginagawa mo. Di ako naniniwala. Sa pagpapanggap mo na wala kang pakialam sa mga nangyayari dito ngayon. Ginoong Jen, sabihin niyo kung meron kayong nalalaman. Kayo rin po ang nagpalaki noon kay Makubex, hindi po ba? Tulungan niyo po kami para mailigtas namin siya. Kung nananahimik man ako ngayon, ginagawa ko to para kay Makubex. Si Makubex ang nagdurusa ngayon dahil sa pagkakamaling nagawa ko. Pero wala naman ako magagawa para tulungan siya. Ginoong Jen. Sa ngayon, dasal na lang ang magagawa ko para sa kanya. Kailangan kong manahimik para na rin sa kaligtasan niya. Hindi tama ang ginagawa mo. Ban! Sa tingin niyo, uupo na lang at walang gagawin ang henyong si Makubex matapos dukuti ng mga taong yun. Gumawa siya ng paraan para matakasan niya mga kalaban at maipadala ang disket na ito sa atin. Hindi. Kailangan kong makagawa ng paraan para malaman nila ito. Hindi. Hindi ako kagad susuko. Isang beses pa lang naman ako nagkakamali rito.
Hindi ako susuko. Gagawin ko to para kay Genji at sa mga nagpatawad sa akin. Alam kong magagawa ko to. Siya ang pinuno ng bagong henerasyon ng Bolts. Gusto niyang bigyan ng kalayaan ng mga tao. Gusto niyang lumaya mula sa kontrol ng Mogul City. Kung meron mang hindi natutuwa sa ginagawa niya, at kung meron mang ditong gustong humadlang sa maganda niyang hangarin, yun ay walang iba kundi ang kinakalaban niya. Ang Diyos ng Mogul City. Hindi maaari. Alam mo kung sino siya. At posible rin namang may kinalaman si Masaki sa kanya kaya nagawa niya yun. Ang Brain of God Tulas. Yun ang tawag sa kanila. At mabibilang din ako dati sa organisasyong yun. Ngayon ko lang narinig ang pangalan ng grupong yun. Hindi sila kilala. Dahil nag-iingat talaga ang bawat miyembro ng organisasyong yun para hindi malaman ng mga tao na merong ganong klase ng grupo dito sa loob ng Mugun City. Kung ganon, sino ba talaga sila? Hindi ko alam kung ilan talaga ang miyembro ng organisasyong yun. Ang masasabi ko lang, ang bawat kasapi ng organisasyong yun ay nagtataglay ng kakaibang kakayahan. Kakaibang kakayahan? May mga scientists at technicians, may mga artists, mayayamang tao, mga politiko, at mga taong katulad nyo na nagtataglay ng mga hindi pangkaraniwang kakayahan. Magagaling sila. Nagsama-sama sila para bumuo ng isang malaking organisasyon. Isang organisasyon na naglalayong bumuo ng isang malaki at di pangkaraniwang laboratorio. At nagtagumpay sila, nabuo nila ang Mugun City. Yun pala ang totoo. Walang alam ang mga tao tungkol sa Mugun City. Natatakpan ng virtual reality ang anumang hindi maganda sa gusaling ito. Nakakaawa sila. Hindi ako makapaniwala. Paano nila nagawa ang bagay na to? Nagtatrabaho ng mabuti ang mga tao para mabuhay. Yun pala, pinag-eeksperimentuhan lang sila. Napakaraming tao ang nasabi sa lugar nito. Ang sama nila at nagawa nila to sa mga inusenteng tao. Yun pala katotohanan tungkol dito sa Mugun City. Nalaman na lang din namin ang tungkol dito nung malapit na namin mabuhang Mugun City. Nung malaman ko yun, umalis na ako sa grupo. Pero ipinagpatuloy pa rin nila ang pagbuo ng malaking laboratoryong ito. Ang mga tao sa Mugun City ay parang mga tagang pinag-eeksperimentuhan. Pero bakit nagdesisyon ka pa rin magtago dito sa loob ng laboratorio? Sinusubukang pigilan ni Makubix ang hindi mo nagawang pigilan. Napapayaan mo na lang ba siya? Hinihintay ko ni Makubix ang tulong niyo. Umaasa siya na tutulungan niyo siya. At kami naman, hindi kami titigil hanggang hindi siya na ililigtas. Nilongjin, tayo natin, ligtas natin si Makubix! Sa bagay, tama ka. Kung hindi tayo kikilos ngayon, masasayang ang lahat ng pagod at paghihirap ni Makubix. Kung ganun, maaasahan na namin ang tulong mo. Merong gumagamit ang virtual reality para pigilan kami. Mahihirapan kaming iligtas siya kung magpapatuloy pa ito. Ang mabubo si Ren. Oo nga pala, Ginoong Jay. Nasa si Ren? Marami siyang katanungan pero wala akong masabi sa kanya. Kaya ngayon tuloy nagsisimula na magduda si Ren tungkol sa katauhan niya. Anong ibig niyo? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya. Dito sa Mugun City, halos walang pinagkaiba ang totoo sa virtual reality. Yun lang ang kaya kong sabihin kay Ren. Tayo na. Kumilos na tayo at iligtas na natin ang batang henyo sa computer. Kayo na po muna ang bahala kay Shido. Sumunod na tayo sa kanila. Tayo na, Jubin. Sige. Teka, bakit ba sumusunod ka sa amin? Kapari, nasama ka rin ba sa amin? Bakit? Bawal ba sumama? Pero di ba, naibigay mo na sa amin ang disket, kaya tapos na ang trabaho mo dito. Sige na! Tama ka. Nagawa ko na nga trabaho mo, kaya maaari na akong pumunta ngayon kung saan kong gusto. Sandali! Huwag ka nalang sumama sa amin! Ikaw rin, delikado sa mid-level! Kaya nga lalo ako nagkaroon ng interest sa sumama sa iyo. Ay, ako naman! Tayo na, Genji. Bilisan lang natin. Nga? Eh, teka, sandali! Hintay niyo ako! Ayoko maiwan dito mag-isa kay Akaban eh! Anong ibig sabihin nito? Ang akala ko ba perpektong virtual reality?
Hoy! Kausapin mo naman ako! Bakit ka nagagalit sa kanya? Hmm? Hindi na rin nakapagtataka kung nalampasan man ni Kasuki ang virtual reality natin ngayon dahil nagawa na rin niya yung lampasan dati. Pero inutusan ako ni Masaki na harapin ko raw sila Kasuki! Hindi tayo magpapatalo. Gagawa tayo ng paraan. Kaya itigil mo na ang pagwawala mo dyan. Huwag mong kalilimutan ang sinabi mong yan. Kapag umuha ka ng kahinahinala, papatayin kita bilang parusa sa'yo! Tatalunin mo ba talaga si Kasuki? Yun ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Pero bakit? Meron ka bang galit kay Kasuki? Wala naman. Meron lang akong gustong malaman kaya nagdesisyon akong sumali sa labanang ito. Ikaw naman ang tatanungin ko rin. Nagsisisi ka ba at kinakalaban mo ngayon si Kasuki? Nagsisisi? Hindi ko alam. Sa buhay ko dito, wala akong kalayaan. Hindi ko kontrolado ang pag-iyak at pagtawa. Hindi ako malaya. May ibang kumukontrol sa akin. Minsan nga naiisip ko kung nabubuhay ba talaga ako. Ito ang parang impyerno? Ganito ba kasarap ang pakiramdam sa impyerno? Bakit ganito? Kakaiba. Ito ba talaga ang mid-level district? Nung huli akong pumunta rito, hindi naman ganito ang itsura nito eh. Naiintindihan ko na. Isa ring virtual reality ang lugar na ito. Kahit naririnig ko mga ibon at nararamdaman ko ang hangin, wala pa ring buhay ang lugar na to. Tama ka. Si Ren sigurong gumawa ng lahat ng ito. Hindi nga totoo ang lahat ng nakikita natin ngayon dito. Pero ganito rito dahil ito ang nasa puso niya. Wala akong pakialam kung ano man ang itsura nito. Isa pa rin itong virtual reality. Isang patibong. Kenji! Kenji! Mukhang alam na alam nila ang lahat ng galaw natin. Nawala ang Thunder Emperor. Isa pa rin ba itong patibong? Hindi ko alam. Pero kailangan pa rin natin siyang hanapin. Ay, naku naman. Bakit ba nangyayari to? Sayang naman kung tuluyan na nga mawawala ang Thunder Emperor ng dahil sa ginawa nilang virtual reality. Ang gusto ko pa naman ako mismo ang tatalo sa kanya. Sana makaligtas pa siya. Nasaan ako? Matagal na rin tayo hindi nakita. Samtang kayo na ba? Oo nga. Ikaw ang kumuha kay Mako Bex. Ikaw rin ang nanakit kay Shido. Bakit mo yung ginawa sa kanila? Nung magkakasama pa tayo sa vaults, napakabait mo noon sa aming lahat. Palagi mo ko sinusuportahan. Malaki ang tiwala ko sa'yo at sa kakayahan mo. Lalo mo nga pala sa Tashimine. Ano? Nakalaan mo si Tashimine? Kabalitaan niya ng paligtaan nito. Kaya sinundan niya. At siyempre, ginawa niya yung mga protekta ko. Ano pa talaga ang nangyayari? Basta kayo paliwanag ko sa akin! Hindi ka na dapat nagbalik na dito. Hindi ka na kailangan ng tubos sa'yo. Thunder Emperor.